Gamit ang kanyang talento sa pagguhit, naglunsad ng portrait for a Cosang College student na si Isabella Aldana sa kanyang social media account. Ang pondong malilikom dito, gagamitin para bumili ng mga personal protective equipment ng mga healthcare workers. 100 pesos ang minimum na donasyon para sa digital portrait na mag-isa lang ginagawa ni Isabella na isang animation student. I wanted to help in any way I can. So I figured yung pwede kong gawin is I could make portraits to help encourage people to donate. Bale, when they donate, I will make them portraits in exchange for that. So far, we have raised 41,000 in monetary donations and 10,000, I think 10,000 worth of relief goods. Nakatulong ka na sa ating mga frontliners, may sarili ka pang cute na portrait. Sa Candelaria, Quezon naman, hindi lang relief goods, kundi panalangin ang ibinigay ng grupong Prayer Force Quezon sa mga frontliners. Nagdideklara kami ng buhay, kalusugan, kagalingan, pagpapala sa bawat isa sa amin. Pati ang mga maliliit na komunidad doon, inabutan din nila ng tulong at ipinanalangin. Nang sa gayon, hindi lang daw lakas para sa katawan ng maibabahagi nila, kundi lakas pang espiritual na nanggagaling sa Panginoon. Ang magkapatid naman na sina Dana at Denise Nacor, ginamit ang mga nalikom nilang donasyon sa pagbili ng pagkain. Sila rin mismo ang gumawa ng mga face mask. Ang lahat ng ito ipinamigay nila sa mga frontliners, maging sa mga homeless. Meron kami tatlong reasons kung bakit namin ginawa. Unang-una, paano nila ito matatanggap ng ating mga mamamayan, ng ating mga frontliners? Pangalawa, ano yung magtataguyod sa kanila? Paano nila may tataguyod to? Lalo na ngayon na humaba pa ang enhanced community quarantine natin. At pangatlo, nilagay namin ang sarili namin sa kanilang sariling sapatos. 50 jeepney drivers naman sa Antipolo Rizal ang nakatanggap ng tig sa 10 kilo ng bigas at grocery items mula sa grupong Team Kotse. Ang hashtag nga nila, Love in Time of Corona. Kaya naman magpapatuloy pa raw sila sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang apektado ng krisis sa COVID-19 sa abot ng kanilang makakaya. Sila kasi yung sumisigurado na nakakarating kami sa opisina umaga tsaka gabi. So ngayon naman kami yung tumutulong. Masaya kami na nakatulong kami sa aming munting paraan. Maraming salamat na kami ang napili nyo. Malaking tulong ito sa aming mga pamilya. Malaking tulong ito sa bawat isa sa aming mga membro. Swab booth naman na itinulad sa swab booth ng South Korea ang idinonate ng isang pribadong kumpanya sa Army General Hospital sa Taguig City. Ito raw ang napili nilang ibigay para mas mabigyan pa ng proteksyon ang mga healthcare providers na sumusuri sa mga pasyente. Mas safer yung doctors. Saka medyo marami na rin yung namamatay na doctors dito. So, yun. To save life, syempre. Plano pa raw nilang magbigay ng mga swab booth sa iba pang ospital sa bansa. Ang mga pagtulong na ito, sumasalamin na ang mga Pilipino kapag nagsama-sama at nagtulong-tulong. Tiyak na malalampasan ang anumang unos. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Yan po ang report.